bawat 15,000 sanggol ang nagkakaroon ng biliary atresia sa Pilipinas. Marami na ang nakapagpapagamot sa ibang bansa at gumaling. Pero merong mangilang-ilan din na hindi pinapalad at namamatay. Sa kauna-unang pagkakataon, isang matagumpay na liver transplant operation ang naisagawa dito sa Pilipinas para sa mga sanggol. So, ang papakita natin yung sugat mo, ha? Sige, pakita mo sa kanila kung nasan yung atay ni Kuya Jeff. Galing, no? Ayan, kayang-kaya na niya. Sige, gusto nilang makita eh. Wow! Ayan. Actually, ang ganda na. Ang bilis na heal. So, ito yung hiwa, no? From right to left, all the way, tapos naka-extend sa taas. Ayan. Tinanggal na kasi namin yung stitches last week. Kaya na may mga bakat pa, pero ang ganda ng wound healing niya eh. Kaya... Si Erica, ang patunay na kaya na ng Pilipinas na iligtas ang buhay ng sanggol na may biliary atresia. So, needed last. Nung nakita mo na si Doktora Divilla dito, anong sinuggest niya? Ano nga po, for liver transplant, kung magtitiwala daw po kami sa kanila dahil pwede daw po mamatay si Erica. Tapos, yung donor kasi wala pa namang nagagawa dito. Hindi napak nga ni Doktora Divilla ng ganun. Ako, sabi niya, hindi ka ba napatakot? Tapos, no, ako nga po dapat yung unang magdo-donate, kaya lang nagka-problema. Hindi ka ba napatakot mamatay? Gusto mo na bang umuwi? Hindi pa. Ha? Pero yun nga lang, dahil isa pa lang si Erica sa matagumpay na naoperahan natin, marami pa rin ang nagdadalawang isip na dito magpa-liver transplant, tulad na lang ng pamilya ni Joaquin. Nakakasiguro na ba tayo na kaya na natin ang ganitong operasyon? Parang nag-study na rin po kami through internet ng mga kung ano yung possible options namin. So, nung na-check naman po namin with Taiwan, yung Shanggu, masyado pong mataas yung kanilang success rate, which is 97%. Dahil marami na silang na-opera. Yes, ma'am. Na ako doon. But si Doktora Divine rin nag-opera doon, ah. Opo. She told us. Tapos nag-train din po siya, nag-opera din siya sa Hong Kong. But we still decided to go on Taiwan. Erica would have died, but luckily she didn't, no? So, talagang gusto ko rin sabihin niya na, and message na, magtiwala kayo sa kapwa Pilipino, no? Na pag kasi naman ang Pilipino, tinawag mo, they come and they will meet the challenge of the moment. Noong 2003, ipinasyal ako ni Doktora Divilla sa Philippine General Hospital. Nakita ko noon na kulang ang gamit dito para sa liver transplant. Ngayon, nang balikan namin ang PGH, ito pa rin ang sumalubong sa amin. Walang pinagbago, kulang na kulang, ni walang nadagdag na kahit anong gamit sa huli kong pagbisita. Pero minsan na rin nilang sinubukang mag-opera dito sa PGH. Ayon kay Dr. Leandro Resurreccion, isang pediatric surgeon, taong 2007 nang magsagawa sila ng liver transplant sa PGH para sa sanggol. Ang ginawa namin is, na-identify namin yung operating room ng cardiovascular surgery dun sa taas, sa tabi ng organ transplantation office. Yung mga ibang gamit, yes, ibang gamit, hiniram namin, puro hiram, within the hospital. I was surprised na when I came back na lahat pala ng gamit ng organ transplantation, na liver transplantation, available sa atin, except that na hiwa-hiwalay sa ibang departments. And hindi mo kasi pwedeng bilhin lahat yun exclusively for liver transplantation kasi mahal nga. So hiniram namin yung monitor sa ibang department, hiniram namin yung portable X-ray sa ibang department, hiniram namin yung Doppler ultrasound sa ibang department, mga respirators sa ibang department. Then gumawa kami ng custom setup. Hindi na nasundan ang operasyong ito. Sa dami rin naman kasi ng klase ng sakit sa Pilipinas, tulad ng cancer, sakit sa puso, mga respiratory diseases, hindi prioridad ang biliary atresia sa ating bansa. Hindi naman namimili yung sakit kung mayaman o mahirap.
So, I think dapat talaga lahat mabigyan ng opportunity, whether mayaman or mahirap ka. Most of the patients na natulungan ko, syempre yun yung medyo mas mahirap kasi wala silang kakayanan. Yung may kakayanan, hindi na hinihingi ng tulong, mag-a-abroad na yan on their own. So, that's why I try to make it available to all who need, mayaman or mahirap ka man, no? Pero ang kakulangan sa gamit at pondo ang siyang pinakadahilan kung bakit hindi maipursige ang liver transplant operation sa PGH. Kung ang kabuang budget nga ng DOH hindi sasapat para sa bawat isang Pinoy, e paano pa kaya ang pagpapagawa ng operation center para sa liver transplant para sa mga may biliary atresia? Sa 1.6 trillion peso na aprobadong national budget, 33.3 billion ang inilalaan para sa Department of Health. Isipin nyo, pinaghahati-hatian ito ng 92 million na populasyon ng mga Pilipino. Bawat isa sa atin, meron lang tayong 361 piso kada taon o 90 sentimo kada araw na budget para sa ating kalusugan. Hindi man lang umabot ng piso. Kahit nga isang pirasong gamot, eh hindi mabibili nito. Paano pa kaya ang operasyon? Alam mo, kung healthcare ang pag-usapan kaysa nga pumunta kulang, depende na sa priority ng government, depende sa priority ng particular hospital yan. Minsan kasi isipin mo, mahirap din sa parte ng hospital. Like for example, bibigyan ka na 1.5 million for liver transplantation para sa isang pasyente. Eh, pwede mo nang gamitin yung 1.5 million sa buong ward ng PGH eh. Diba? So, isipin mo yung priorities mo, ano talaga yun? Kung pondo kasi pag-usapan, palaging kulang yun. Ngayon, hindi man sa PGH, kahit papaano meron ng pag-abutan para sa mga sanggol na may biliary atresia. Ang Medical City kung saan inoperahan si Erica, ang kauna-unahang ospital sa Pilipinas ngayon na nagsagawa ng matagumpay na liver transplant. At sa tulong ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, pinupunan nila ang kakulangan ng ating pamahalaan para sa mga batang may ganitong sakit. Pinaghatian ng PCSO at ng Medical City ang gastusin para sa operasyon gaya sa kaso ni Erica. Yung mga government hospitals, gaya itong nangyari kay Erica, malaki ang pondo rin na ni-share ng Medical City. Ang nangyari dyan ngayon, parang kalahati, halos kalahati, PCSO at kalahati ang nagtustos ay Medical City. Kaya mahirap sabihin na ang mga government hospitals at kayang magkaroon ng ganito din sa kanilang mga ospital kasi kadalasan yata yung government hospitals, napupunta na yan sa pag-aalaga ng mga kalagayan ng mga mahihirap na constituents, no? ng ospital. Ang private hospitals lang ang merong nalalaan kadalasan na pondo para maibahagi dun sa mga may sakit ng o nangangailangan ng liver transplant. Sa records ng Philippine Charity Sweepstakes, halos 11 bata na ang kanilang natulungan na makapagpa-opera. Nasa 11,900,000 pesos ang naibigay ng tulong ng PCSO para sa liver transplant cases. Sa PCSO naman, ang aming mga natutulungan ay yung may sakit, kailangan man nila ng transplant o hindi. Pero kadalasan din, ang aming pondo ay hindi talagang, it's never enough, no? Kadalasan kailangan din kami maghanda ng malakalaking pondo, lalong-lalo na pag sa transplant, no? Pero hanggat abot kaya ng PCSO, pinagtutulong-tulungan na lang namin yan para maiahon yung pasyente may kailangan ng transplant. Hiling ni Doktora Divilia na sana tuloy-tuloy ang pagtulong ng PCSO sa mga batang may biliary atresia. Kumbaga, if may magulang na mahirap, let's say ang price ng Medical City is 3M, ito pa lang ang gumagawa. What
what help would you want from the government para kahit mahirap, hindi na mag-ano pa, mag-atubili. Okay, sige. Well, from PCSO, if they will continue supporting this, at least na ibigay nila yung same amount na binibigay nila pag nag-a-abroad. Gaya ng sabi ko lagi, kung tutulong ka sa pupunta sa Taiwan, Hong Kong, lumalabas yung pera ng bansa. Hindi lang din kasi sa operasyon nagtatapos ang gastusin nito. Kailangan pa ng post-op medication upang habang buhay na gamutan. Linawin mo, ma'am, without post-op medication, mamamatay ang pasyente? Oh, yes. Yes. Well, malaki ang chance na mamatay kasi kailangan nila ng immunosuppression. Yun yung mga gamot na pinapababa yung immune response ng immune system para wag ma-reject yung liver. Kasi foreign body yan eh, no? Although, kahit na naayos lahat, maganda yung matching, kailangan pa rin nila ng gamot pang habang buhay. At dahil pang habang buhay ang gamutan, nakikita rin makakatulong kung magbibigay ng suporta ang PhilHealth sa post-operation ng mga bata. PhilHealth siguro, no? Pwede pa rin nating itap kasi marami naman ding pera doon, I think, no? Actually, kasi yung transplant yung big hurdle eh. Kailangan may capability din yung pamilya na i-sustain yung post-op. Kasama yun sa assessment namin sa bawat candidate for transplant. Kasi kung hindi rin lang magagawa yun, sayang. Sayang talaga, lalo na kung may live donor ka pa, no? So, kailangan, as a minimum requirement, makakaya nila yung post-op maintenance.